Do you want to know? Well, I've been thinking about you. And I think I have to listen. Because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Hello, hello mga kasambahay! Narito ang ating mga ingredients na kakailanganin. Chicken, cut in fourth. Rice, onion, black pepper, salt, cumin, maggi, and biryani spices. Cooking oil. Ayan. And then, lalagyan natin siya ng sibuyas. Lalagyan din po natin siya ng 1/2 tablespoon ng black pepper. Yung tatlong maggi natin na lalagyan din natin siya ng kumin. Pagkukunin natin siya for 15 minutes. Ipipressure cooker natin siya para mas mabilis lumubot yung ating. Ihanda naman natin yung cooking oil para ilutuin natin yung ating onion. Meron din po tayong vegetable dito. Dito po ay optional lang po siya. Na ilalagay ko sa gagawin kong biryani chicken. Pero usually po, hindi po talaga nilalagyan ng vegetable yung biryani. More on onion lang po siya and the spices also the chicken. Pero optional po itong vegetable para magkaroon po ng sustansya ang ating lulutuin. And it feels so bright, it's like luck is raining on me. So ayan, ipiplay doon na po natin ang ating onion. Hintayin lang po natin siya maging golden brown. So ayan, lulutuin naman natin ngayon ang ating vegetable. Iluluto natin siya sa frying cooker natin. And then lalagyan natin siya na oil. Then, ilalagay na natin siya dito sa ating frying cooker. Kakailanganin din po natin ng
garlic, at ginger. So, ayan. Ipipray doon na po natin ang ating onion. Hintayin lang po natin siyang maging golden brown. So, ayan. Luto na po ang ating vegetable. Ayan. So, isusunod naman natin yung iba pang vegetable. So, ayan. Susunod na po natin ang ating mga natitirang gulay. Same way po. Ito-fryer natin siya. So, wait na lang po tayo na maluto lahat ng ating gulay. Ayan po, so hinanda ko na yung ating baking pan natin dito para ilagay natin yung ating chicken. Tulad po ng sinabi ko kanina, kung wala po kayong oven, pwede po niyong gamitin yung mantika po na pinapritungan natin ng onion. Gagawin lang po natin siyang golden brown. Hindi naman po natin siya iluluto ng matagal kasi luto na rin naman po siya. Kumbaga, ipag-golden brown lang po natin yung labas niya. So ayan, ilalagay na natin siya sa oven for 350 degrees, mga 6 minutes only siguro. So ayan, eto pinagkuluan natin ng manok. Gagamitin naman natin siya para iluto yung ating rice. Pantay
nilalagay po sa sukat ng mga rabo yung price nila. Kung tama ba yung tubig na nilagay mo o hindi. So medyo marami po yung tubig na ako nilagay. Kailangan po natin siyang bawasan. Half cook lang po natin yung ating rice kasi ilutuin pa po natin yan kasama ng ano. Pupunta na po tayo sa preparation natin habang inaantay po natin maluto ang ating rice at ang ating chicken. So tara, samahan nyo na ako nang makumpleto na natin ang ating biryani. Oo nga po pala, no? Yung vegetable po, inuulit ko po, this is only optional po. Ginusto ko pong lagyan siya ng vegetable yung biryani na lulutuin ko. So ayan, tara, umpisa na natin ang ating pagluluto. So ayan, kumuha ako ng 2 tablespoon ng oil basta pinapriprihan natin ng onion. So ilalagyan na po natin ang ating garlic and and then isusunod po natin ang ating frying onion. And then lalagyan din po natin siya ng kumin. 1 tablespoon po na kumin. Then hanap po natin siya. May tinabi po po konting water po na pinakalaan natin na manok. Pero ito pong way ko, ito po yung natutunan kong way na lutuin dito sa Saudi. Sa India, Pakistan, or sa ibang country, iba yung way nila ng pagluluto ng biryani. So ito naman yung natutunan ko, way kung paano lutuin ng biryani dito sa Saudi. So yan, tapos na yung ating onion. Papatayin muna natin siya, hintayin natin maluto ang ating chicken at ang ating rice. So tatakpan muna natin siya. Sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. So ayan, so makikita niyo yung chicken golden brown lang siya ng konti. Ganyan yung itsura ng chicken na kailangan natin. Hindi natin siya kailangan lutuin masyado kasi luto na rin naman siya. So ganyang kulay naman kailangan natin. Ayan po, luto na po ang ating rice. Ngayon po, lalagyan po natin siya dito sa ating pantanina ng konti at ihahalo po natin yung onion. Ayan, ganyan po. And then, isusunod na po natin ang ating gulay. At ilalagay na rin po natin ang ating chicken. So,
arrange po natin siya. So, kung makikita niyo po, naka-upside down yung ating chicken. There is so much love to give. Something's telling me it's right. So, lalagay na po natin ulit ang ating rice. Sa ibabaw. It's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. Tulad nga po ng sabi ko, iba-iba po ang way sa paggawa po ng mayonnaise. Yung iba po, sinasabay na po nila yung pakulo na spices, onion, at saka ng rice. Pero sa akin, niluluto ko muna yung rice bago ko siya pagsama-samahin lahat. Onion kanina na minix ko rito na niluto ko, ilalagay ko siya sa ibabaw. Nag-separate ako ng onion kasi may tendency kasi na matutong yung ilalim. So, yung onion ay maluluto ng maigi. Pero ito, nilagay ko siya sa ibabaw kasi gusto ko may fresh na mailalagay ako pag sinerve ko yung pagkain natin. My beginning will be as bright as the sun. You come along. So, ayan, lutuin na natin siya hanggang sa maluto yung kanin. Yung kanin po is half cook lang. Kaya po half cook lang kasi lulutuin po natin siya ulit ngayon. So, ayan, recipe for today, biryani. So, ayan, ito na ating biryani. Isasali na natin siya dito sa ating pan. Sa plate pala. Okay. Ayan. So, ayan. Ilalagay din natin yung ating onion pala. This is what you call biryani vegetable. My version. So ayan guys, ito na ang ating recipe for today. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share, and hit the notification bell for more video updates. Thank you. This is our recipe, magluba, a Middle East country food, Saudi Arabia. Narito ang mga ingredients na ating kakailanganin. Cauliflower, eggplant, pumpkin, potato, zucchini, carrots, bell pepper, tomato,
onion, charcoal, oil, black pepper, cumin, salt, maggi or chicken stock cubes, chicken whole slice by four, and rice. Ang una po natin gagawin ay i-boil natin ang ating chicken. Lalagyan po natin siya ng black pepper. One tablespoon black pepper para mas malasa. And one teaspoon cumin powder, onion slice, two maggi or stock cube chicken, salt, and boiled water. I-pressure natin siya for about 15 minutes. Ngayon naman, nag-init na ako ng mantika. Nag-prepare na ako ng mantika. So, lahat ng gulay na nakikita nyo, i-prito natin siya. Hayaan natin siyang maluto at matrito. Ito naman natin ngayon yung kamatis dito sa cooking pan natin. Kamatis. The sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. You come along and so it feels like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me this time. Hihintayin lang natin matapos at maprito yung mga gulay natin. Saka natin siya ilalagay dito sa loob ng pan. Hihintayin na natin yung eggplant na niluto natin. Ng carrots and zucchini. Habang hinihintay po natin maluto yung ibang gulay,
gulay at maprito, hugasan ko na po yung rice natin. Wala naman natin ilalagay yung pumpkin at yung potato. Susunod naman natin yung cauliflower. Ayan. So, tapos na yung preparation ng mga gulay natin. Hintayin naman natin maluto yung chicken. I-oven naman natin yung chicken para maging golden brown siya. O kaya, kung wala kayong oven, pwede rin natin siyang iprito dito sa pinaprituhan natin ng mga gulay. Ayan. Bali, iprito naman natin yung ano. Sa pinagkuluan natin ng manok kanina, doon natin iluluto itong rice. So, isasalin ko na siya doon para maluto na natin yung rice. At tatakpan natin siya. Lulutuin natin yung rice ng half cook lang. So, balik tayo sa ating pinito. Igo-golden brown lang natin siya, pero hindi siya yung talagang fry na fry. Kasi, totally luto na rin naman siya. So, ayan. Ganito yung hinahanap natin luto sa chicken. Ayan, ready na yung chicken natin. Ipiprepare naman din natin siya. Yung chicken dito sa vegetable na ating ginawa sa preparation ng mga vegetable. Kaya ko din na-ove yung chicken kasi kaya nga ang tawag nila rito sa Arabic is magluba. You come along, and it feels so bright. It's like luck is raining on me. Go
So, hintayin naman natin ngayon maluto yung kanin para isali natin dito. So, ayan, luto na yung rice natin. Lalagay ko siya sa ibabaw. Cover ko yung ating vegetable and chicken na rice. And it feels so bright, it's like your love has gotten to me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. I can see it now, it's deep in your eyes. No way to define what we feel inside. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give. Half-cook lang ito. Itong rice natin, hindi pa siya totally done. Kasi isasalang pa natin siya ulit. Then, lalagyan natin siya ng food coloring para sa ibabaw. Optional lang naman ito. Depende sa'yo kung gusto mo siya lagyan ng food coloring. Sila kasi gusto nila yung may kulay ng kanilang kanin. Sa mga Arabo, may hilig sila sa ganitong kanin. Tapos ngayon, itong oil, ilalagay natin siya dito sa tikma. Isasalang uli natin yung rice. Yan, ang buo. And then yung charcoal, bali, pinainit ko na siya. Pinainit ko na siya, kaya meron na siyang baga. Ayan, kung makikita nyo, may baga na yung charcoal natin. Ilalagay natin siya ngayon dito sa loob ng oil. At saka natin tatakpan. Para yung usok ng charcoal, mapunta dun sa kanin. Yun yung isang sekreto para maging masarap yung lasa ng magluba. Ayan. Kung makikita nyo, yung smoke niya nandun sa loob. Hintayin lang natin siya maluto for 20 minutes at ready to serve na ang ating magluba. Thanks for watching, guys! Ayan, luto na siya. Tapos, tatanggalin natin itong oil na may charcoal. This is our recipe, magluba, Middle East country food, Saudi Arabia. Ayan, ang ating recipe.
recipe for today. Nagluto rin ako ng mushroom and broccoli for a side dish, also rice, and this is our main recipe for today, chicken tandoori. Yeah. Hello guys, welcome to my channel. Today's recipe is chicken tandoori. So, ito yung mga ingredients na ating kakainan. Melted butter, turmeric, crushed ginger, yogurt, chicken cut into fourth, salt, red chili powder, black pepper, and garlic powder. So ayan, ipiprepare na natin ang ating chicken tandoori. Yogurt. Give me the messy, give me the pain. A rose will not grow without the rain. I wanna be someone who says there's more than meets the eye. 1 teaspoon turmeric. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but I'll keep doing mine. 1/2 teaspoon chili powder. You'll be living your goodbye. Catch a glimpse of the outside then. I-mix lahat ng ingredients. Ilalagay na natin yung manok. Marinate natin to for 2 hours or much better kung imamarinate nyo siya ng whole day or whole night para mas madikit yung lasa niya. Show off your fantasy reality. Whoa, that's yours, but
Marinate this for 2 hours. And after 2 hours, i-grill na natin. Ayan, ready na ating chicken na marinate kanina. And then naka-ready na rin yung paglulutuan natin. Dito tayo magluluto ngayon sa frying pan. So, set na natin siya rito. Then, lalagyan din natin siya ng olive oil. So perfect we play through only cause you set up the angle Bali lulutuin natin sa frying pan yung ating chicken tandoori for 180 degrees Celsius, 18 minutes for the first sides of the chicken and then 7 minutes for the other side of the chicken. So bali total 25 minutes to cook the chicken tandoori. So ayan, tapos na yung 18 minutes natin dito sa chicken. Ngayon, babalik ka rin naman natin siya. Ayan, babalik ka rin natin siya. Para maluto yung kabilang side. So, lulutuin lang natin yan for 7 minutes. Ready na tayo sa ating recipe for today. Magluto rin ako ng mushroom and broccoli for side dish. Also rice. And this is our main recipe for today. Chicken tandoori. Yes. You slip in.